po si Adiola. Ito ha, nagbabalik. Ito po ang vlogger na Bulons. Kukwento lang po ako. Hapon, naimbitahan po ako sa 702 DCAS. Naikwento yung istorya ko. Ano pa tayong background na. First time ko po nagkwento ng istorya ko sa isang Christian program. Frog. Dito kami, ayan o. Ayan din na kami. Kaya naupo na lang ako dito. Mahirap, mahirap. Ayaw na lang sa Ortigas. Alam ka na hair ko. Di kasi ako naligo. Nakaupo ako sa gutter. Ayaw nila. Ayaw nila kami isakay. At least siya honest. Mabalimos. Palimos. Ito ate. Ay! Lahat ng taxi may sundo. Pangilan na yan? Anim? May sundo ng 10 a.m. So, buti na lang may Grab. Promoter kami ng Grab eh. Nakailan tayo? Pito? Anim na sinungaling tsaka isang honest na taxi driver. Anong daw sabi? May sundo po silang lahat. Isa po may ayaw niya. Umuwi na sila, huwag na sila mag-drive. Kaya nga po. Yung sabi na mababa kami, nakasakay na kami eh. Nakasakay na kami, pinababa. Sabi ko, kuya, mahirapan na kami. Baka naman pwede ko ba na kami pababa yung PWD yung kasama ko. Pinababa pa rin ako.
nakakaba. Naalala ko si Ma'am Jo Alabastro Cabrera. Dati narinig ko lang siya sa radyo every time na mag-tune in kami sa DCAS. Medikapan niya ba ako dahil hindi ko talaga kayang mag-makeup, hindi ko kayang mag-ayos ang aking mukha. Bago kami mag-start na mag-film, ayun, kinilayan niya pa ako at inayos yung lipstick ko dahil ako lang yung nagkilay sa sarili ko at alam kong pangit. Nakatawa kasi akala ko i-air siya sa mismong araw na yon. Pero hindi pala dahil sa mahala araw siya. Kaya abangan niyo po sa April 18. Hindi ko po talaga napigilan na umiyak habang ini-interview ako. Kaya tulos po na ako, nakakaya. Pinasap ako ng sipon ni Ma'am Jo. Pero yun nga, wala akong magagawa. Ayun na yung isa ito sa mga effects sa akin ng stroke. Hindi ko gaano naramdaman yung tumutulo sa mukha ko. Thankful ako sa opportunity. Ngayon, nakilala ko sila. Abangan nyo po sa April 18 sa page ng 702 DCAS. Excited din rin po ako. At doon po sa video, doon sa interview ko na yon, mapapansin nyo, mas evident doon na hirap ako magsalita. At galing kami sa mahabang biyahe. At yun po yung effect sa akin. Pagka pagod, mas hirap pa akong magsalita at mas pansin yung hindi ko panday na mukha. Hoping ako na maganda ang kalalabasan at mabibless yung makakalood at makakarinig nung kwento ko na yun, nung story ko. Sa darating na pasokan. Ayan po, autograph ni Lloyd. Bili po kayo ng libro niya, Memento. Galaw-galaw baka mastro. Puso yan, mainit pa naman. Thank you.